kaning mga kalinga, supportan po natin si G. Franco. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga ka-team Ruel Lipat. Ayan, mega mega love shoutout kay Sir Ruel Lipat, kay Ma'am Luz Lipat Official, at sa buong team Ruel Lipat. Ayan, at shoutout na rin natin ang ating scouter na si kapatid na Dong Tigidong. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Dong Tigidong. At ngayon po, sa araw na ito, ay mayroon tayong panibagong react. Ang pangalan nyo nga po? Ayan to si John Paul. Apelido mo, John Paul. Okay. So, ito po si John Paul, mga Team Ruel Lipat. At kakapanayamin natin siya at tatanungin kung ano po nangyari sa kanyang paa. So, ngayon, ilang taon ka na? 18 years old. John Paul, 18 years old. Aba, binata na. Siguro may girlfriend na to, ano? O, kumusta naman? Iyan bang paa mo na aksidente o anong nangyari? Sige, upo ka na dito para hindi tayo mahirapan. Yung pinangano, wow, ganito na po talaga. Uh-huh. Ayan guys, may reactionan tayo na isang PWD. Si John Paul ay isang 18 years old, nag-aaral, pero guys, masusurpresa kayo, iisa ang kanyang paa. Pero, lalaban siya sa 24 hours challenge ni Sir Ruel Lipat. Di po ba nakakahanga, nakakatuwa? So, kailangan po niya ng ating suporta guys. Kaya, sa ating mga kaibigan, mga ka-YouTuber, mga ka-vloggers, mga ka-charity vloggers, parang awa nyo na, tulungan natin si John Paul. Makukuha mo kaming dalawa. Uupo din ako doon. Pagka pangalak mo nito, ganito na. Invite na po siya. So wala namang lumapit sa iyo na ano, yung parang prosthetic. Wala. Walang king, mayroon po ako na, pero hindi papaanuhan kasi firme palagi na ako. Kaya mo magtagalog? Kaya naman. Meron kanilapitan noon para sa prosthetic. Ay, saan? Sa munisipyo? Simon and Cyril po, kaya lang po. Meron daw din nagbibigay na dito. Hindi po bigay, bibilhin mo. Magkano po? Ano, 27,000 plus. 27,000 plus. Discounted na yon sa mga DSWD. May mahingian po ano, pwede pa siyang ma-discount. May PhilHealth ka na ba? Ay, wala pa po. Oo, kayo meron. So yung mga kababayan, no, nandito po tayo sa bahay ni John Paul dito po sa Libuton, Bulwang, Bao Camarinesor. So meron naman tayong tutulungan dito na binata. Ito po nag-aaral, ano? Anong year ka na? Grade 11, graduating ka na next year. Okay. So, okay naman pag-aaral mo. Anong average? Kumusta average? Ayun guys, si John Paul po ay isang PWD, 18 years old. At kasalukuyang nag-aaral kahit nag-iisa ang kanyang paa. At shout out sa kanyang teacher na talaga pong suportado siya. Hinahatid po siya sa bahay kapag pauwi na. At inilapit po siya ng isang kaibigan o kakilala ni Dong Tigidong para po sa kanyang prosthetic legs na kailangan po niya, at sa kanyang cellphone din na kailangan niya para sa kanyang online class or sa kanyang pag-aaral. Ayan, nakaka-inspired po ang ating kaibigan na si John Paul ay talagang nagsisikap siya sa kabila ng kanyang kapansanan. Hindi po niya inalintana ang kapansanan niya basta tuloy ang pangarap na gusto niyang makatapos para sa kanyang magandang kinabukasan. Alam niyo guys, maganda sa kanya, no? Sa tulad ni John Paul na may kapansanan, dapat po IT ang kanyang kuhanin para po kahit sa bahay ay nakaupo lang siya, pwede siyang magtrabaho. Ayun. So, ayun guys, inilapit siya sa ating team at nananawagan po
na sana ay matulungan natin siya. Mga nakamotor sila. Opo. Okay, magandang. So shout out sa mga teacher ni John Paul na matyaga at walang hinihingin kapalit, inihatid po siya dito. Pwede rin siyang ihatid, isundo. Ayun guys, makita nyo guys, ito po yung nanay ni John Paul. Ang bahay nila ay tagpitagping kawa. Makatapos, dahil yan nga pong edukasyon, ay magiging step niya para umunlad. So ito po ngayon ang kanilang bahay, no? Ito ang kanilang lutuan, ay kahoy lang, artificial na paa. May ano pa po, gusto ko pa pong maanuan ng cellphone kasi po, meron po kasi pag walang cellphone pag nag-aaral. So kailangan mo rin ng cellphone. Pang online mo, no? Kailangan kasi yung sa GC ng school nyo na i-inform ka sa mga assignment, sa mga kailangan i-xerox, yung mga module. Ayan. So, kailangan rin po ng cellphone ni John Paul. Ayan, mananawagan tayo. Ayan, salamat sa'yo John Paul. Pinaunlakan mo kami sa yung video nito. At shoutout po dahil kay Mary Francia Baal. Yan po yung ating kakilala, kaibigan na nag-aaral sa BCC. Siya po ang nagturo dito kay kay John. Tapos pili. Okay, nang nagpipitas. So nagkakaroon ka ng konting income. Nakakabilib naman po ang yung lakas ng loob. Ayan, manalangin po tayo lagi na laging safe kasi pag-aakyat, 'di ba? Hindi mo maalis na baka mahulog ka. At ayun, nabalitaan din natin na si John Paul ay gustong sumali sa 24 hours challenge ni Sir Will Lipat para po baka sakaling manalo siya pandagdag sa kanyang pag-aaral. At nabalitaan din natin na gusto na talaga palang magaling si John Paul. Ano guys? Alam niyo kung bakit? Guys, umaakyat sa buko. Paano aakyat sa buko ang may iisang paa? Paano umakyat sa buko? Di po ba napakahirap? Pero, yun nga po guys, abangan natin ang mga susunod pang mga kwento sa buhay ni John Paul. Baka sakaling matyempuhan natin at makita natin kung paano siya umakyat sa buko. Ano? Yun ang kapanapanabik na so subaybayan natin sa buhay ni John Paul. So shout out po sa lahat sa Team Ruel Lipat. Sana po ay mabigyan ng tulong ang ating kaibigan na si John Paul. So God bless guys. Magandang buhay po sa ating lahat.